Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito ay tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Pagsasadiwa. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Mayroon akong isang estudyanteng taga-Indonesia na naging mabuti kong kaibigan nang manirahan ito sa Tokyo. Walang relihiyon at ni walang apelyido si Susie na unang dumating sa Sugamo. Nag-homestay siya sa isang pamilyang Hapones na Katoliko. Nakakasama siya sa pagsisimba kung linggo, sa pagnunubina at pagrorosaryo, at sa pagdaraos ng iba pang okasyong gaya ng Mahal na Araw at Pasko. Pagkaraan ng 3 taong matalik na pakikipamuhay sa kanila, labis akong natuwa sa isang araw ng Linggo, inanyayahan niya akong dumalo sa kanyang binyag. Tunay na mababakas sa kanilang mukha ang kagalakan, kapayapaan at pagmamahal na ipinapangako sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Nagaganap sa binyag ang una nating pakikipagkasundo sa Diyos at sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga dasal at sa pakikiisa sa banal na Eukaristiya. Sa ating matapat na pagtupad sa ating mga bokasyon sa buhay, at sa lubos na pananalig na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi pa ni Pablo, "Ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos ng pag-asa, ang pagsampalataya at punuin kayo ng kagalakan at kapayapaan at sumagana ang inyong pag-asa sa bisa ng Espiritu Santo." Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan, kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewaniti po ito, all for the gospel.